diploma o diskarte, ano nga ba mas importante? Parang flip-top lang. So, mahinit na topic yan ngayon. So, yan ang pag-usapan natin ngayon. So, sana hindi pa tayo late sa trend. So, let's go! Lately, viral sa TikTok yung topic ng diploma at diskarte. Kasi maraming mga motivational speakers, mga influencers ang nagtatopic about dito, nagsishare ng ideas nila about sa gantong topic. And may iba na hindi sang-ayon sa point of view nila and may iba sang-ayon naman. So, ako bilang influencer or bilang content creator na meron din mga followers na especially kagaya mo na bata pa, teenager, mostly nasa college ka ngayon or magka-college ka pa lang na di mo alam kung ano nga ba mas okay, diploma ba o diskarte. Kasi sabi ng isa, kahit di ka na mag-aral, kahit di mo natapusin yung college mo, direkta ka na lang sa diskarte, pwede. Pero may iba naman nagsasabi, kailangan mong tapusin yung pag-aaral mo kasi sayang yan, etc. Ikaw ngayon, nalilito ka na kasi parehas influencer, parehas sikat, parehas may authority. So, kanino ka ngayon makikinig? So, ako, isishare ko sa iyo yung point of view ko kung ano nga ba mas importante, diploma o diskarte. Mahirap din siya na decision kasi future mo yung pag-uusapan mo dito. Future mo yung i-consider mo dito and soon, magkakapamilya ka din. And once na medyo mali yung mga naging decision mo nung bata ka, is aanihin mo yan pag matanda ka. So, habang ngayon pa lang is alam mo na dapat yung dapat mong gawin. And make sure na yung gagawin mo is ikaw dapat yung nakaisip niyan. So, maraming nagtatanong ka, JC, ano bang karapatan mo para mag-share sa topic ng diploma o diskarte? Ano na bang nagawa mo? So, ito, quick background lang, tol. Personally, college dropout ako. Hanggang third year college lang yung inabot ko. So, para mga second sem ata yun. So, dalawang sem lang kami kada taon. And throughout the years, and mga I think 8 years ago na rin yun, 7 years ago, mga ganun na rin siya since nag-dropout ako. And masasabi ko na naging successful na rin ako financially, kumita na rin ako ng million, may mga naipondar na rin, no, mga kagamitan, and masasabi ko na okay naman yung naging decision ko nung nag-dropout ako. Ano ibig ko sabihin? So, may mga nagawa ako na baka mamaya hindi nagawa ng ibang nag-dropout, kaya hindi sila din nag-succeed. Kasi may ibang nagda-dropout, pero nagsisisi sila ngayon, bakit sila nag-dropout? So, sa akin, fortunately, thank you kay Lord, is naging fruitful naman yung pagda-dropout ko and wala akong pinagsisihan. And kung ako, let's say, same scenario pa rin, bumalik ako dati ng 2014 yun, alam ko nag-dropout ako. Kung papipiliin ako, same scenario, same situation ko, same family, same everything, uulitin ko pa rin, magda-dropout pa rin ako without a shadow of doubt. Kasi alam ko, sure ako, ba't kailangan ko mag-dropout? So, ako, hindi ko sinasabi na mag-dropout ka. So, sinishare ko yung experience ko. So, ako, personally, college dropout ako. Wala ako natapos. But ngayon, may mga ka-workmates ako na sila, college graduate sila and magagaling talaga sila. Either mag-college dropout ka or magtapos ka ng pag-aaral, okay lang siya. So, nasa sayo pa din. So, fortunately sa akin, naging fruitful yung pagka-college dropout ko. So, kung ikaw ngayon, let's say, bata ka, nasa college ka ngayon or magka-college ka pa lang and iniisip mo, itutuloy ko pa ba yung pag-aaral ko? Or magdi-discarte na lang ako? Meron ako naisip na gagawin ko, tutuloy ko na lang ba to? Ano ba? Ano bang gagawin ko? Marahil yan din yung naisip mo. So kung ikaw naman, is sure ka na na mag-aaral ka, good for you. Good for you. Okay, kung sure ka naman na, na-discarte ka na, okay din yan. Pero kung ikaw yung hindi mo alam yung gagawin mo, and mostly kung may gagawin ka na, sure ka na mag-aaral ka or sure ka na magdi-discarte, maganda. And I recommend na patapusin mo rin tong video na to kasi baka may makuha kang mga detalye na makakatulong sa'yo. So, una kong tip regarding sa sitwasyon ng diploma o diskarte, yung tinatawag na know thyself. Ibig sabihin, kilalanin mo kung sino ka. Iba-iba tayo ng personalidad. Kada tao sa buong mundo, walang parehas. Iba-iba tayo ng personalidad, iba-iba tayo ng trip, iba-iba tayo ng gusto, iba-iba tayo ng pangarap, iba-iba tayo ng goal, iba yung gusto natin makamit. Hindi lahat tayo 100% identical sa lahat ng gusto natin and sa mga gusto natin gawin. Magkakaiba tayo. So, ang una mong gagawin is know thyself. Kilalanin mo muna yung sarili mo. Kasi pag aware ka kung sino ka, kung ano yung gusto mo, mas madaling mag-decide. Eto, konting idea lang din. So, JC, sabi mo, pag may nag-drop out, may iba na nag-drop out, nagsasucceed pa din. May iba na nag-discarte, nagsasucceed pa din. So, ano bang gagawin ko? Ito, tol, tandaan mo, kada tao, pwede mo din itong i-check sa internet, to. Siyempre, may brain tayo. And yung brain natin, may dalawang part yan. Meron yung right brain and left brain. And yung left brain, may mga tao na mas active yung left brain nila kumpara sa right brain. So, and vice versa. So, kung ikaw yung tipo ng tao na mas activated yung left brain mo, mas gumagana siya. Ang left brain kasi, ito yung tinatawag na logical mind or yung analytical mind. So, when you say logical, analytical mind, ito yung magagaling sa mga detalye. Magagaling sila sa mga instructions.
actions, magagaling sila sa mga step by step, magagaling sila sa mga boring na stop. Sila yung magaling mag numbers, magaling sila mag-check na mga kung ano-ano. So, academic, sobrang gagaling ng mga yan. So, ito yung logical, ito yung madugo. May mga ganun tao na dito sila magaling. May iba naman na sobrang activated yung right brain nila. Yung right brain, ito yung tinatawag na creative mind. Ito yung more on artistic mind. When you say artistic mind, ito yung walang flow, walang step by step. Kumbaga, go with the flow lang siya kung anong naiisip niya and na-feel niya na gusto niya, yun yung ginagawa niya. So, mostly ng mga right brainer, yung or mas highly activated or mas highly gamit nila yung right brain nila, ito yung mga artist. Mga magagaling mag-paint, magagaling gumawa ng music, magagaling mag-drawing, anything about art, anything about na free flow. So, sila yung mga tao na yun. Analytic, ito yung mahilig sa mga detalye, mahilig sa step by step, mahilig sa mga guidelines. Right brainer, ito yung mga artist. Ito yung mahilig sa free flow, mahilig sa kung ano lang maisip nila, walang pattern, walang kung anong step by step na sinusunod. Ito yung mosting ang mga artist, magaling gumawa ng kanta, magaling gumawa ng movies, and everything. So, yun siya. So, ikaw, bilang estudyante or bilang bata, alamin mo kung saan ka mas magaling. Saan ka mas magaling? Magaling ka ba sa analytics? Magaling ka ba sa creatives? Diyan mo siya titingnan. And walang tama, walang mali. Walang nagsabi na pag magaling sa analytics, walang kwenta. Walang magsabi magaling sa creatives, walang kwenta. Hindi. Pares yan kailangan. Kasi, iyan ang need natin para mabuhay ang mundo, magtuloy-tuloy tayo. So, ikaw, work mo, alamin mo saan ka ba magaling. Pansin mo, di ba, may iba, artistic. Mahilig sila mag-paint, mahilig sila mag-drawing, mahilig silang gumawa ng music, mahilig sila sa videography, photography. Pero let's say, yung parents na pinipilit sila, oh, ito yung course na gagawin mo, da-da-da-da-da. Then yung course na yon ma-analytics. Puro data, puro details, puro step-by-step. Yun yung nandun. So kung ikaw artistic ka, maboboring ka talaga sa ganun, may irita ka. Ganun siya. Pero kung ikaw naman yung mahilig ka sa mga logical stuff, mahilig ka sa mga analytics na topic, pag pinunta ka ngayon sa creatives, mga arts, hindi mo alam gagawin mo. Lost ka. Ganun siya. So, ang problema, kaya lang pumapalya yung isang tao, eh, siya yung creative na tao na napipilit siya mag-logic. Doon tayo nangyari. May mga parents na yung anak nila, creative person, pinipilit nila maging logical. May mga parents na yung anak nila na logical person, pinipilit nila maging creative. Hindi siya ganun. Unless kung sobrang genius, merong mga genius na sobrang galing sa analytics, meron din yung sobrang galing sa creative. Pero para mag-succeed kasi, for me, kailangan may isa kang master mo eh, kung ito yung musing ginagawa mo eh. So, ikaw ang makakaalam yan. Pero kung willing ka naman, let's say, creative person ka, pinapagtapos ka ng parents mo, nag-aaral, syempre mostly, analytics yung pinapagawa sa'yo, kaya mo naman siya, stressful nga lang. And mostly, mapipil mo na hindi ito yung gusto mong gawin, pero kailangan mong gawin. Then, dun pumapasok yung frustration, dun pumapasok yung anxiety, yung depression, kasi ginagawa mo yung bagay na ayaw mo. Okay? Kaya may iba, nagda-drop out, kasi ayaw nila yung course nila, pero may gusto silang gawin. Ang key, alamin mo muna kung sino ka. Creative person ka ba? Logical person ka ba? Alamin mo siya. So, gumawa ng list. Next, may dream profession ka ba? Ano ba yung dream mo? Ano bang gusto mo? Gusto mo ba maging accountant? Gusto mo ba maging engineer? Lawyer? Painter? Gusto mo ba maging singer? Director? Yung kukunin mong course o yung gagawin mo sa buhay mo, i-align mo dyan kung yun yung gusto mo. So, let's say, kung gusto mo maging engineer, lawyer, doctor, wala kang choice. Mag-aaral ka talaga. Okay? Mag-aaral ka talaga. Pero let's say, kung gusto mo mag-businessman, gusto mo mag-filmmaker, gusto mo mag-photography, gusto mo mag-artist. Yung mga yan, okay, pag nagtapos ka, okay siya pag nagtapos ka ng college, pero doable din siya kahit hindi ka nagtapos ng college. Kasi nga, art siya, kaya mo siyang matutunan on your own din eh. And wala siya yung mga license. Depende na lang. Sa ibang era, hindi ko alam kung ano yung sa... Kasi minsan may mga filmmaker na may titles eh. So, hindi ko alam sa part na yon. But mostly, kaya mo maging filmmaker kahit hindi ka nakapagtapos. Kaya mo maging photographer kahit hindi ka nakapagtapos. Kaya mo maging singer. Kaya mo maging songwriter kahit hindi ka nakapagtapos. Kaya mo maging painter kahit hindi ka nakapagtapos. Do, pwede mo din siyang gawin kahit nakapagtapos ka. Pangalawa, galing ka ba sa well-off na pamilya? Kahit hindi sobrang yaman, yung may financial capacity. Kasi minsan, yun nga, na ibang tao, like si Mark Zuckerberg, sinasabi nila, college dropout si Mark Zuckerberg, tapos tinayo niya yung Facebook. Okay naman yun. Kaso kasi, yung pamilya ni Mark Zuckerberg, mayaman.
naman. Mayaman sila. Pinapapili nga si Mark eh. Anong gusto mo anak? Mag-aaral ka sa Harvard o tatayuan ka namin ng McDonald's franchise? Anong gusto mo? So para operon ka ng tatay mo or ng pamilya mo ng McDonald's franchise, sobrang yaman mo. Okay? Million-million po yun. So siya, kahit mag-drop out siya ngayon, gawin niya yung business na naisip niya, gawin niya yung gusto niya. Kahit let's say after 5 years, mag-fail siya, okay lang. Bakit? Mayaman yung pamilya niya, kaya siyang mag-aral ulit. Wala siyang problema. Ang tanong, ikaw ba? Kaya ba yon? Pag let's say, hindi ka ba nagtapos ng pag-aaral ngayon, kaya mo ba ulit mag-aral pa in the future? Kung kaya mo, edi go. Kung hindi, medyo risky siya. Next, gusto mo ba yumaman? O gusto mo ba dumami yung pera? Kasi minsan, kailangan mo din maging realistic. May mga works talaga, may mga course talaga, hindi malaki yung income. May ganun talaga, to be honest. Hindi talaga malaki ang income. And gusto mo malaman kung anong malaking income na industry? Sales. Kasi sa pinakamalaking industry. Hindi ko sinasabi na hindi malaki kumita yung mga doktor, hindi malaki kumita yung lawyer, malalakas kumita yan. Ang tanong, gusto mo ba yung ganang profession? So again, check mo din muna kung ano yung course na kukunin mo. I-check mo rin sa sarili, gusto mo ba sobrang mayaman o okay na sa'yo yung ano, sakto lang. Kasi hindi naman porque sinasabi ng isa, magpayaman ka, isin na dapat mong gawin. May iba, o ako okay lang kahit hindi ka magpayaman, kung diyan ka masaya. Diba? Isipin mo din yan kasi may mga course, may mga profession na hindi talaga malaki kita. Kailangan mo talagang dumiskarte din kung gusto mo madagdagan yung pera mo. Lalo na kung gusto mo malaking pamilya yung bubuin mo. And next, hindi mo ba alam yung gagawin mo sa buhay? Yan, isa yan. Let's say wala kang vision, hindi mo alam kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo. Malaking factor din yan sa pagpili mo ng diploma o diskarte. Hindi mo ba alam yung gagawin mo? Lost ka ba? Before may bago ka mag-decide, kailangan ma-figure out mo muna kung anong gusto mong gawin. So yan yung mga titignan mo na factors. Mostly marami pa dyang iba. So mostly ito lang yung naisip ko din. Galing ka ba sa well-off na pamilya? Like mag-stop ka man ng 3 years, 4 years, kaya mo bang magpatuloy uli? Kaya ka bang pag-aralin uli sa course na gusto mo? Ang tanong, yung time ba? Afford mo ba na malose yung time na yon? And next, yun nga, kung may profession ka na gusto, gusto mo bang yumaman and lost ka ba? Then marami pang ibang tanong yan. Next, i-discuss natin yung advantages at yung disadvantages ng dalawang choice mo. Yung diploma at saka diskarte. So unahin natin ngayon yung diploma. Ano yung mga pros nito and cons? Okay, kasi sa gantong decision, kailangan mong i-weigh yan. Kailangan mong i-weigh na mabuti yan. Kasi malaking decision yun sa buhay mo. Hindi ka pwede mag-decide kasi sinabi lang ng influensya na napanood mo. Hindi ka pwede mag-decide kasi sinabi ko lang o sinabi na itong sikat na content creator na yan. Kahit marami siyang followers, hindi. Kailangan sarili mo ka mag-decide. Pag nag-decide ka, kailangan alamin mo yung consequences ng decision mo bago ka mag-decide. Pag willing ka nang harapin yung consequences na yun, madali na mag-decide. Pero kung hindi, huwag ka mag-decide. Kasi hindi mo nga willing harapin yung consequences na yun. So ngayon, again, balik tayo. Diploma, ano yung mga pros? Una, ang maganda sa diploma tol, insurance policy mo yan. Ibig sabihin, let's say, tapos ka na, nakapag-aral ka na, may diploma ka na, tapos gumawa ka na ng diskarte mo, gumawa ka na ng hassle mo, gumawa ka na ng business na gusto mo. Pag nag-business ka kasi tol, nag-diskarte ka, mataas ang chance na mag-fail ka. Mataas ang chance, 90%, lalo na kung first timer ka. Mataas ang chance. And lahat na nag-business, lahat na nag-diskarte, nag-fail. Normal yon. Ang maganda, pag may diploma ka, worst come to worst man, sumablay yung diskarte mo. May plan B ka. Ano yung plan B mo? Yung diploma mo. Yun yung maganda pag may diploma ka. Kasi kaya mo mag-work agad eh. Nasabihin mo na sa interview, ah, nag-try po ako mag-business kaso nag-fail. Oh, maintindihan na nila yun. Yun ang maganda pag meron kang diploma. Pangalawa, connections. Pag nag-aral ka kasi to, lalo na kung magandang schools yung pinag-aaralan mo, like Ateneo, La Salle, San Beda, yung mga magagandang school. Connection yan. Ako nga, kasi ako, simple lang yung school namin eh. Alam mo yung sa gilid lang, ganun lang siya. Tapos, basta bago lang siya, okay din naman siya, pero syempre, kung ako, let's say, kung kami, may luxury kami pag-aralin ako sa mga magagandang school, pipiliin ko Ateneo talaga. Pangarap ko yun. Pero hindi afford eh. So, wala akong choice. So, let's say, kung dun ka pag-aaralin ng nanay mo or ng tatay mo sa magandang eskwelahan, ang advantage nun tol, connection. Kasi para dun ka mapag-aral ng parents mo, kasi medyo may kaya kayo. And yung mga taong nag-aaral din dun, majority niyan, may kaya. So, worst come to worst man, let's say, nag-graduate na kayo, marami dyan magsasucceed sa buhay. And kapag kailangan mo ng work, madaling maghanap. Kasi mga tropa ka tol, baka pwede mo tulungan magka-work. Basta, ang gagawin mo lang habang college ka, maging mabait ka. Dapat sobrang bait mo sa lahat ng kakilala mo. Huwag naman to the point na maabuso ka. Kailangan maging mabait ka lang, mag-give value ka sa mga tao. Maging friends ka sa kanila. Let's say, walang kausap to, kausapin mo. Pasayain mo sila. Kung ano yung ma-offer mo, let's say, magaling ka gumawa ng assignment, magaling ka gumawa ng project, pakopyahin mo. Tulungan mo sila. Ibig ko sabihin, mag-give value ka sa mga tao na yun. Tulungan mo sila sa way na kaya mo. Kasi soon, pagtanda ninyo, tapos siya naging successful, maalala niya yun, tol. Ah, itong si JC, tinulungan ako niya, pinakopya
ako niyan dati. Tutulungan ko siya ngayon. Buuin mo yun, let's say, kada year, di ba? Let's say, 50 kayo o 30 kayo sa isang classroom, tropahin mo yun lahat. So, ilan yun in one year? Kabi mo yung 30 kayo, 33, so 120 people agad yung kilala mo na magkakaroon ng magandang work, magandang trabaho, magandang career. O let's say, lima dun mag-succeed, lima dun like sobrang yaman, maging billionaire soon. Meron ka ng contact, di ba? Kasi ako, let's say, papapin, mag-aaral ako, gagawin ko yun, magiging friends ko lahat, tutulungan ko. Kasi may pagka-introvert pa ako slight dati. And next, syempre, yung manners mo, mabubuo mo agad. Alam mo nung, syempre, nagka-business na ako, nag-hiring ako, hindi ko naman sinasabi na lahat ng undergraduate is walang manners. Hindi ko naman sinasabi. Kasi ako undergrad eh. Pero, malaki talaga ang difference ng nakagraduate sa hindi. Malaki ang difference sa galaw. Lalo na pag sa school, sa magandang school nagtapos sa iba talaga sila gumalaw. Kasi ano yan eh, syempre, bata pa lang sila, aware na sila sa mga luxury, bata pa lang sila, aware na sila sa yaman. Kasi kung di mo sila mayaman, mga friends nila mayaman. Bata pa lang sila, aware na sila sa magagandang etiquettes. Alam mo yung hindi, yung term na squammy gumalaw. Ganun siya na, they differentiate ko eh. Kasi ito nag-aral ng ganito, ito undergrad, ito dito nagtapos. Kitang-kita mo yung difference. Kita mo yung manners, paano magsalita, iba talaga. Tagtapos ka, isa yun sa matututunan mo. Well-mannered ka. Kumbaga yung tamang etiquette sa buhay, meron ka. Hindi ka na cringy kasama. Kasi minsan may mga ibang undergrad, diba? Lalo na yung mga illiterate talaga, hindi nakapagtapos. May ano yan, kahit sobrang yaman na, may mga nakita kong ganun, kahit yumaman na sila, kahit nakabili na ng mga Gucci LV, mga luxury brands. Alam mo yun, kita mo pa rin yung pagiging illiterate. May taste sila na hindi pa rin okay. May mga, hindi lahat ah, meron lang. And lastly, ang maganda pag may diploma ka, syempre, may na-achieve ka na agad sa buhay. Kumbaga, ikaw, alam mo yung sarili mo, capable ka. Ito nga, natapos ko 4 na taon, 6 na taon, yan pa kaya? Kayang-kaya ko yan. May ganun ka ng confidence sa buhay mo. Kasi alam mo, may ano ka, may sasandalan ka. Yun ang advantage niya. So, anong cons lang nito? Syempre, it takes a lot of time and money. Lalo na pag gusto mo mag-aral sa magandang school. Syempre, it takes money para makapag-aral. Kaya diba yung mga bilyonaryo, saan nila pinag-aaral anak nila? Kung sa Philippines, mga Ateneo. Pag mas mayaman, mga abroad, Harvard, dun yan. O kaya sa mga Penn, Oxford, dun yan nag-aaral. Tingnan mo sila, pinag-investan nila dun. Kasi iba yung culture nun, iba yung mentality nun. So, yun siya. Next, sa diskarte, ano mga pros ng diskarte? Ang maganda sa diskarte, early makaka-experience ka agad ng mga real life lesson. Yung mga tinatawag na real life experience, makaka-experience ka na agad. Kaya minsan yung mga working student, medyo may onting edge sa mga nag-aaral lang. May ganun. Kasi alam na nila yung totoong mundo eh. So ikaw, may ganun ka. Let's say, nag-college dropout ka ng 17, so dumidiskarte ka na. Alam mo na yung totoong buhay agad. Next, mas mabilis. So yung kung iba, mag-aaral pa ng 3 years pa, 2 years pa, ikaw 2 years, binibuild mo na agad yung gusto mong gawin. Then pag nag-succeed ka, sila pag-graduate pa lang, ikaw successful na. May mga ganong case. Ang maganda doon, kumikita ka kagad ng pera. Kasi minsan yung mga estudyante, mostly sa kanina, hindi pa naman kumikita ng pera. Iba na sa mundo ngayon, kasi kahit student ka, pwede ka na kumita ng pera kahit di ka nag-work eh, dahil may online. Isa yun na advantage. So, ang cons lang sa diskarte or pag nag-drop out ka is risky siya kung half-hearted ka. Risky siya. Kasi minsan ka lang makapag-aral, minsan ka lang din bata. Minsan lang din yung opportunity makapag-aral ka ng bata ka. Kasi, okay din man mag-aral na matanda ka, pero yun nga, syempre, kumakain yun ng time. Hindi ka naman pabata every year. So, yun lang siya. So, nakita mo. Kumbaga, mostly may ibang mga cons pa yan. Let's see, may maiisip ka pa ng mga cons, depende sa buhay mo, sa estado mo ngayon. So, pero ang importante, nakikita mo. Pares naman may edge. Ang tanong, ano yung pasok sa'yo? Kasi sa iba, madali mag-drop out. Kasi yun nga, kung well-off sila, kaya niya mag-aral. Let's say, bigyan lang niya ng 1 year yung pangarap niya. Let's say, negosyo or racket. 1 year lang. Let's say, kung pumalpak, pwede siyang bumalik ulit sa pag-aaral. Bakit? Mayaman yung parents ko eh. Kaya ang pag-aaralin ulit eh. Ikaw, kaya ba yun? Let's say, parents mo, saktuhan lang. Paano yun? Okay, so yun yung mga isipin mo. So, ang tanong ngayon, kailan okay mag-drop out? Okay, so again, yun. Nabanggit ko na rin kanina, pagkatingin mo, well-off naman yung pamilya mo, kaya naman. Let's say, 1 year, bibigyan mo ng 1 year or 2 years yung pangarap mo. Pwede mong gawin. Drop out ka, tapos makapag-aral ka ulit. Yun, pwede mong gawin. Ang tanong, paano kung wala? Wala talaga. Let's say, gusto mo talaga mag-discarte. Gusto mo talagang i-discarte na agad. Pero wala rin pera yung parents mo. Ako, ganyan ako na sa akin eh. Do or die na talaga eh. Alam mo yun? Kasi pag nag-drop out ako ngayon, wala na. Hindi na ako kaya pag-aralan ulit ng parents ko. Especially mama ko lang yun. Noong nag-college na ako, working student ako, nag-work ako dati sa McDo eh. Mostly decision ko na. Ang tanong, kaya ko pa ba? Gagawin ko tong gusto kong gawin. Tapos after ilang years, let's say, mag-fail. May magagawa ba ako ulit? Ano bang magiging plan B ko? Eh, wala.
Wala talaga. Ang tanong, ano ulit yung isa pang factor para malamang okay mag-drop out? Sa akin, ang masasabi ko is kapag 100% decided ka, alam mo yung gagawin mo, gusto mo talaga. Yun ang importante. Pag magda-drop out ka, make sure mo na hindi ka half-hearted. Hindi ka siguro, okay ba itong gagawin ko? Hindi. Hindi pwedeng ganun. Kasi kung ganun, mag-aral ka na lang, tapusin mo na lang yan. Hindi yung pwedeng ano, masaya lang. Kaya kasi nag-drop out yung tropa ko, magda-drop out na lang din ako, masaya yun eh. Hindi pwede yun. Kasi buhay mo yan, pag-usapan natin. Isipin mo siya. May mga kalalaong friends na ano, drop out din pero successful din. Pero may mga college drop out din ang kilala, bagsak din sa buhay. So, hindi porket nakita mo siya, tas ito, same na kayo agad. Hindi. Nasa tao pa din. Pagpili mo, sure ka sa gagawin mo at alam mo magsasucceed ka, gawin mo siya. Tas wala nang balikan yun. And then again, ready ka lang din sa consequences. So, ang tanong, kailan naman lang kayo mag-diploma? Pagka may gusto kang profession, gusto mo talaga mag-aral, masaya ka mag-aral, tapusin mo. Kasi sayang din eh. Saka maganda kasi sa college yung ano, fun. Masarap siya. Masaya siya. Ako yan yung isa sa mga masasayang buhay ko din, yung nag-aaral ako eh. So, hindi lahat na experience yan. So, kung ikaw, like, afford mo naman mag-aral, hindi naman kayo isang kahigisang tuka, nakakapag-YouTube ka nga eh. So, why not tapusin mo? Unless na lang, may naisip ka na golden idea, like Mark Zuckerberg, nakaisip ka ng magandang product, nakaisip ka ng magandang racket, nakaisip ka ng magandang gagawin mo, and hindi mo na mahintay na graduate pa bago gawin to. Pwede gawin mo na. Sure mo na. Basta make sure mo, natatrabawin mo, nahatawin mo yun hanggang mag-succeed yun. Hindi ka pwedeng ano, oh, okay na, this na eh. Diba? So for me yun, hindi pwedeng hindi ka sure. Sure ka dapat sa decision mo. Though wala namang ding sure kung magsasucceed ka o hindi. Ang sure lang kasi kung ano yung actions mo, ano yung galaw mo. So sa akin, either mag-diploma ka or diskarte, okay lang. So depende siya sa sitwasyon mo ngayon. Arali mo yung sitwasyon mo ngayon. Arali mo yung resources mo ngayon. Ano na lang ba meron ka? Ano ba yung mga meron kayo? Yung mga tito, tita ka ba na tutulong sa'yo? Wala na bang tutulong sa'yo? Ikaw na lang ba maaasahan mo sa buhay? So, i-check mo yun. Gusto mo ba yung course na ginagawa mo ngayon? Or ayaw mo ba yung course na ginagawa mo ngayon? Napipilitan ka lang ba? Pag nag-drop out ka ba, ano bang gagawin ng parents mo sa'yo? May parents ka pa ba? Working student ka ba? So, marami siyang factors. So, nagkataon lang sa akin na iniisip ko talaga siya. Iniisip ko talaga. And sa akin that time, ano naman ako eh? Ako naman nagpapaara sa sarili ko. So, akin siya. Pag nag-fail ako, akin siya. Pag nag-succeed ako, akin din. Ganun siya. So, again, walang tama, walang mali. Ang magiging mali lang yan pag hindi mo pinag-iisipan yung ginagawa mo. Pag basta nakikinig ka lang sa influencer o sa idol mo. Or sinabi ng mga mentor-mentor mo, mag-drop out ka kasi ganito. Nag-isip ka sa sarili mo. Dapat yung decision mo manggagaling sa sarili mo.